What's up, guys, and welcome to my YouTube channel, Rance TV. No script, what you see is what you get. So for today's video, guys, papakita ko sa inyo kung ano ba ang itsura ng bulbous bow at saka paano ba natin ilo-lower yung anchor natin. At papakita ko sa inyo, guys, kung paano kami magkamada ng chain. Kasi maliit lang yung chain locker namin, guys. So, talagang ganun. Nagtutulakan. Papawis, guys, kung yan yung mga term na ginagamit. Papawis muna. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko. Pero bago ang lahat, shout out muna sa nag-iisang kabi ako, my wife, it's her birthday today. So, Han, happy birthday. Enjoy your day. Kahit malayo ako, maya na lang, tawag na lang ako sa'yo, mabawi na lang ako. And thank you also for supporting Randy's Jersey Sublimation. Design mo, layout ko. I want to say thank you also, guys, to Verly Pataray of RCC Shanghai na nagpagawa sa akin ng jersey. At kay Gilbert Espinosa, Koy Alavi of Nordic Ace. So sila, guys, yung nagpagawa ng jersey sublimation sa akin. Guys, thank you sa pagtiwala. Makakaasa kayo. Quality ang ibigay ko sa inyo. Hindi basta-basta kukupas, guys. Kasi lahat ng mga materialis ko, original ang ginagamit ko. So, thank you, guys, for supporting Randy's Jersey Sublimation. If you're ready, I'm ready. I'm always ready. So, let's jump into the video. So, guys, so, dito tayo ngayon sa forward mooring station. So, ipapakita ko sa inyo, guys, yung bulbous bow. So ayan yung bulbous bow natin. So talagang nilagay siya dyan para, ang purpose niyan para pampabilis at saka maiwasan ang dragging at saka yung less ang consumption ng fuel. So sa mga baguhan pa lang na magbabarko, so tandaan nyo lagi, guys, yan yung bulbous bow. So ayan, guys, start natin i-lower yung anchor natin. Yan si Boss Cliff, si Robert Gicaro. So yung umiikot, guys, yan yung gypsy head ang tawag niyan. So ayan si Boson Ray. So ipapakita niya yung sinabi niya na nag-twist. Ayan, guys, yung sininyasan ako na mayroon daw part ng chain na nag-twist. So tingnan natin. Medyo maano, approaching kami nito, guys, sa Singapore. So ayan yung chain natin. Ayan, medyo bagong pintura. Guys, nakapagod, guys, kasi nagtulak kami ng chain kasi grabing maliit lang yung ano kasi chain locker. Pakita ko sa inyo, guys, yung chain locker. Ayan, guys, oh, yung chain locker natin, napakaliit. Ayan yung chain, ano sa ano. Tinutulak namin, guys, ayan si Badi sa kabila. Hindi yan multo, guys, ha? Tao yan sa kabila. So guys, approaching kami ng Houston. Binibira namin yung anchor, kaya lang medyo ano, pinahinto, guys, kasi hindi pa ata confirm yung pilot namin. Oh, guys. So si Buddy, guys, nakabumba na, guys, oh. Si Buddy, guys. Ito yung chain locker natin. Silipin natin sa loob. Ingat lang tayo dito, guys, kasi minsan may aswang dito sa loob. Ayan yung chain. Handa-handa na binibira. So ayan, nag-aaral kami ng sign language. Dahil sobrang ingay ng chain, kaya kailangan natin muna. Ayan na yung chain, oh. Tanaw na yung chain. Ayan si Mr. Dodson sa Titanic. Ayan, siya yung pinta. Ayan yung winch natin.
Ayan, tsaka yung anchor, tsaka chains. So, yung nakikita nyo na spray guys, yan yung water spray ng tubig. So ang purpose dyan para matanggal yung mga putik na nakakapit sa chain. Kasi minsan may mga ano na maputik siya. Ayan, kaya meron siyang water jet spray. So ayan si boss, patago-tago. Takot si boss sa aswang eh. So ayan na siya, above the water na yung anchor natin. So ayan guys, anchor home na. Ayan na yung ano. Yes sir. So guys, galing kami ng mooring station. Nagkamada kami ng anchor chain. Medyo pagod na pagod kami, pero smile pa rin. Heart.